Up. Room. Ito. 2719. Nabuti yung mukha ko. Ito tayo sa room 2719. Sa Hyatt Hotel. City of Dreams, Manila. Yung ating kwarto. Wow. Hanip. Pre. Kita tayo sanay sa ganitong class. Wow, laki sa lamin. Dito na. Nawala pa yung mga bag natin sa atin. No? Siyempre, inupahag yung mga taong ganyan-ganyan lang. Dadalihin natin ang ano to. Ay, hindi natin. Dadalihin natin ang B-roll to, ano? Yes. B-roll tayo? B-roll. Alam mo, pinagawa ng Photo Olympics. Ayun, nasa likod natin. Yun. Maputi lang. Tara, yan yun lang. Tara, B-roll tayo, B-roll! Okay, so nandito tayo ngayon sa Hyatt Hotel COD Manila. Ayan, City of Dreams Manila. Solid. So, masimulan natin to with what's in our camera bag. Ayan, bihira nakakalimutan ko kasi gawin yun eh. Ayan, so nandito yung aking, syempre, Kuya Mons, Nikon D7500. Ayan, Sigma 1770 2.82 F4. Flash, battery. Ayan, yung mga battery to, battery ng DJI Osmo. Battery. And marami pa to kasi meron pa akong tatlong set nito na nagkalat dito somewhere sa bag ko. Ayan, never leave home without it. And pa siyempre, panlinis. Ayan, panlinis. Kailangan yan. And ito, lalagyan ng battery para sa ating video light. Kasi meron tayong video light. Vlogger na vlogger. Ayan, yung WD-40. W-180. B yata, yung pangalan nito eh. Murang-murang video light pero very reliable. Lagi pati kahit sa weddings, ginagamit ko siya. Sobrang lakas ng ilaw niya. Saktong laksakto lang siya sa pangangailangan ko sa ilaw. At ayan, sangkaterbang charger. And syempre, meron trigger. Ayan, nandiyan sila lahat. So, yun po. Syempre, yung brick, di makawala yan. Brick, importante. Charger na walang battery. 35mm. D3300. Ah, akala ko naka-Z. Iniwan mo yung Z50 mo, bro? Wala. Ano? Baka ano, madumi yan. Ang D7100. Oo, yun. Ano lente yan, bro? Sigma 2470. Oh, 2470. Shoutout, Kuya Joy. Gamit na gamit yung lente mo talaga. Ayan. Ang what's inside my bag, kasi ano, wala. Assistant nila ako dun. So, ano guys? Shoot na? Shoot na ta? Kaso, pero bakit naman yun? Hotel na naman. Ano? Puta, nagkakasal tayo. Pag wedding, hotel. Pag binyag, hotel. Pag debut, hotel. Lagi na lang, hotel. Tapos ngayon, episode 1 natin, sabi ng mga viewers tayo, wala naman itong mga tupo. Tapos mapapanood nila sa atin. Hotel. Okay. Nice hotel. Gusto ko yung ano? Gusto ko may tubig. May tubig? Oh, gusto ko beach, dagat. Beach? Ah, gusto ko ano? White sand. Meron din doon. White sand. White sand? Oo. Yung white sand talaga. Yung parang... Ayan, dito lang tayo sa NEA Terminal 2. Hello. Naiiwan ako nila, Kuya Ramon. Delay yung flight ng 30 minutes. Tricycle. First morning dito sa Boracay, sa Astoria. Nandito. Yan ang problema. Pag gloomy ang morning, well, maganda siya pang portrait kasi soft yung ilaw mo. Kaso, walang kulay yung paligid masyado. Yung green, di siya ganun ka-green. Siyempre, gloomy. Parang naka-grayscale lahat. So, ayun. Ayan, so since wala kaming makunan nila Thor at nila Lily,
Doon na lang tayo sa buffet. Solid. Bacon to the max. Grabe, solid yung bacon. Napakasarap. Dami kong kinain. So yun, medyo maambon-ambon. So hindi kami makapag-shoot ng tinatarget namin time-lapse or what dito sa Boracay. Pero I guess, magpo-portrait sana lang kami. Magpipicturean kami. Nandito kami, nagpe-prepare na si Lily. Nandun siya. Si Victor na sa labas. Nag-i-scout. Hanep. Nag-i-scout na ng... Umuulan kasi. Ayan, so... Don't worry, we still have 2 days. 2 days para mag-hunting dito ng magagandang time-lapse and magagandang videos. Kung ano man na pwede namin gawin dito sa Boracay. Pero for now, portraits na lang muna kami dito. Sarili muna namin mag-videoan. Mapakita lang namin sa inyong photos. Again, gamit natin ang ating Nikon D7500 kasamang Tamron na 7300 f4 5.6. Okay, so yun na muna. Mamaya na ulit. Bye-bye. Nagbigyan naman tayo ng panahon. Medyo maambon. Pero confident naman kami ni Tor. Kasi meron naman akong bag and weather sealed ang ating mga Nikon cameras. Oh, yung madam nyo. Yung madam nyo, naka-braid na, ayan. Oh, hanep. Siya nag-braid sa'yo. Ayan, nakita nyo mga kapatid, nagpapa-braid si Tor. Ayan, matapos magpa-braid ng buhok ni Madam Lily, ni Victor at ni Mama Ani, nagikot-ikot muna kami sa Boracay para mag-enjoy. Walang sawang food trip, gala at kulitan ang inatupag namin dito. Ibang iba talaga ang pagkapino ng white sand ng Boracay, kaya naman dinadayo ito ng mga turista mula sa iba't ibang parte ng mundo. Teka, mukhang nasobrahan na kami sa enjoy, nagkahiwa-hiwalay kami. Bigla akong naalala, malapit na pala mag-sunset. So, ayan. Hindi kami napagbigyan. Pag namin nakunan tonight yung sunset, meron pa kaming bukas. So, tomorrow, last night na siya. Pag hindi pa rin siya bumilog, medyo cloudy kasi. Meron naman texture. May movement naman sa time-lapse, pero yung sunset talaga na hinahanap ko eh. Hindi ko sure kung makunan natin yan. Tingnan natin. So, sana nakakita na si Tor na location. Pag-scout ka ba? Ang pwesto? Dino. Tara, tara, halika na. Huwag dito. Ang daming dumadaan-daan dito. Ayan, so... Habang nag-timelapse ako, ayan, si Tor yung nag-photo. Gamit niya yung ating Nikon D7100. Hanep. At syempre, nag-timelapse yung ating... Ayan. Yung ating 7500, okay? Ayan, mukhang pinagbibigyan tayo. Ayan, okay sana yung sunset, nagpakita siya, kaso medyo na-late kami sa pagpuesto at masyado ako natuwa dito sa 300mm ng Tamron. Naka-zoom in ako nag-sunset, so ito yung kinalabasan. Ayan, dahil late na na-set up, ang bilis lang nung sunset, so nag-shoot-shoot muna akong konting B-roll dito sa dagat. Sumapit na ang gabi pero hindi dyan nagtatapos ang shooting namin for the day. Tinesting namin ang Nikon D7500 shooting time-lapse and videos sa dilim paikot-ikot sa Boracay para lang testingin ang low-light performance niya.
Hindi naman ako binigo ng D7500 ko. Very workable ang footages na binigay sa akin ito. Ayan, pwede nyong check it out yung mga clips. Ayan, kakalakwat siya ng team photographers na gutom. Pumunta kami sa isang Mongolian restaurant kung saan nagsasayaw pala si Gigi na nag-braid kay Mama Annie at kay Lily. Nakakatuwa naman, ang galing pala niya sumayaw. Pupunta ang team photographers sa Puka Beach. Buti na lang malalaki ang tricycle dito sa Boracay. Ito na kami sa Puka Beach. At mainit. Pagdating namin ng Puka Beach, nag-set up agad ako ng D7500 ko para mag-shoot ng time-lapse. But parang lagi ka nagmamadali, Kuya Mon, mag-shoot ng time-lapse? Kasi kunwari, magbabad ako ng 30 minutes, bibigyan lang ako nito ng 10 seconds na video output na naka-time-lapse. So ano gagawin ko habang naghihintay? Eh, nakijamming at nakikanta muna kami dito sa isang performer sa beachside. Napakalupit. Nandito kami sa booth ng Team Nikon Boracay JRM. Yan, hanep. Yan, puro Nikonista yung mga yan. Ayan, at meron pa kaming nakilalang mga Team Nikon dito sa Boracay. Ayan, sa kanila po ang JRM Studio. Meron silang photo booth dito. Solid na solid, nakakatawa at nakaka-proud. At syempre, hindi makukumpleto ang pagdalaw dito sa Puka Beach kung walang picture taking. Ayan, check it out yung mga picture. Ayan, at tapos na ang ating Puka Beach Adventure. This time around, pabalik na kami ng Astoria, Boracay Station 1 para abangan na naman ang aming inaasam-asam na sunset. Pero bago yun, check it out muna natin yung time-lapse na kinuna namin dito sa Puka Beach. So, eto na siya. Enjoy! Pagbalik namin ng Astoria, Boracay Station 1, dali-dali kami nito na tumakbo papunta sa tabing dagat para sa inaasam-asam naming sunset. Nang makahanap kami ng pwesto, salpak ng camera sa tripod at setup ng time-lapse recording sa D7500. Sinabayan na din namin ng dasal na tama ang settings namin kasi hindi na tumauulit. Hindi na dederek ang Mother Nature. Ayan, so dating setup, habang nagta-timelapse ako, si Victor nag-shoot ng mga sunset photos. So silipin muna natin yung mga malulupit na sunset photos ni Victor Divino Reposo III. Ayan, so kita nyo naman ang lulupit at ang gaganda ng mga sunset photos, mga silhouette shots ni Victor Divino Reposo III gamit ang kanyang Nikon D7100. Okay, so silipin naman natin ano nangyari sa sunset ni Kuya Mon.
ayan, perfect na perfect ang sunset ng Boracay. Di man perfect ang paka-timelapse ko dahil nagdalawang isip ako sa settings ko, hindi mawawala sa alaala ko ang kagandahan ng sunset na nakita ko dun. Masayang masaya ako sa the making ng video namin ito. Hindi ko man na perfect ang sunset timelapse ko, perfect naman ang Boracay experience namin kasama si Mama Annie, si Madam Lily at si Tor. Hindi ko malilimutan ang mga laugh trip, kainan at kalokohan moments. Isa pang nagpa-special ng trip na ito ay ang mga taong nakilala at naka-jamming namin along the way na dumagdag sa flavor ng stay namin sa Boracay. Siguro nga, ganito lang talaga ang buhay. Kailangan open tayo sa mga changes at huwag masyadong rigid sa ating mga plano para totoong ma-enjoy natin ang paglalakbay natin patungo sa ating paroroonan.